sa shalom po at welcome po sa ating feast sa unleavened bread po at saka kagsamiyak po. Kagsamiyak. Hallelujah po at purihin po natin si Abba Yahweh na nandito po tayo para simbahan para magsamba tayo sa kanya at saka purihin siya sa lahat na nangyari sa buhay natin yung nakaraang mga ilang buwan, araw at saka oras. Kasi kung wala siya, hindi tayo makasurvive ngayon. At saka kung kahit anong sipag natin, kung wala tayong prayer ni Abba Yahweh, napakahirap yung buhay natin. So, salamat tayo ito ni Rabbi YAHSHUA na nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo makalapit kay Abba Yahweh. So, hallelujah po. Hallelujah. So, ang topic ko po ngayon is, YAHSHUA is only provision. Ang ano ba ang napoprovide ni Rabbi YAHSHUA po para sa ating mga kasalanan po. So, ito lang po. Topic ko po ngayon is may tatlo pong portion. He died for us. Namatay para sa atin. At saka bumangin siya again. Ulit, he rose again. At saka he is the only way. So, ito po ating topic po ngayong umaga po, mga kapatid. So, start po natin sa ating topic po. Sa ating umaga po is he died for us. So, ano pang dahilan na namatay si Rabbi YAHSHUA para sa atin? Kasi yung kasalanan natin kasi daming versikulo dyan sa Bible. Hindi ko na matandaan. Pero ang naalala ko po is namatay siya para sa ating kasalanan. Pinakuha ko na lang yung main point. Yung talagang anong dahilan. Na dahilanan bakit siya namatay sa atin. Para bigyan tayo ng pag-asa sa kapatawaran natin. Kasi doon yung panahon ni Moses sa Old Testament, talagang nag-aalay sila ng tupa. At saka ano, sa kalapati at saka napakahirap yung sacrifice, yung wala na. Pero sa ngayon, dahil sa nangyari noon, hindi na, ano, at least binigyan tayo ni Abba Yahweh ng chance na mga Gentiles noon, na tulungan tayo ni Abba Yahweh sa sobrang bait niya, lahat ng tao mahal niya. Ayaw lang niya maging masama. So, yan po ang dahilan na matay siya para sa atin. Kundi dahil sa kanya, ni Abba Yahweh. Si Abba Yahweh naman ang source sa lahat. Siya naman ang nagbibigay. Pero dahil sa pagmamahal niya sa lahat ng tao, binigyan tayo ng chance. So, yung chance na binigay sa atin, huwag nating sayangin. Nandito tayo para matuto, mag-training po. At saka, pangalawang dahilan, His love for us. Mahal tayo ni Abba Yahweh. Lahat ng tao, masama o good o mabuti, lahat minamahal ni Abba Yahweh. Binigyan tayo ng pagkakataon. Namatay siya ang bugtong at saka only anak na ni Abba Yahweh binigay sa atin. Ganon tayo ka-bongga, ganon tayo ka-special ka Abba Yahweh. Yung pinaka-special niya talaga na tupa para hindi na tayo mahirapan, yung puso at isip na lang natin. Kung babasahin mo rin sa Old Testament, sa Isaiah, na maggagawa, sa Jeremiah din, basa sa prophets, na gagawa si Abba Yahweh ng mga tao, covenant niya, labas pa sa old yung covenant niya sa Israel. So, ito ang chance natin, ito pagkataon na tama itong paninindigan natin, na ito talaga, minamahal tayo ni Abba Yahweh. Huwag natin isipin na, kasi sa mga trials, sasabi pa sa Proverbs, sa mga nalalaman natin, kung hindi mo mahal ang anak mo, hindi mo siya disisiplinahin. Parang, minsan, yung mga pag-trials atin, pagsubok, mayroon ang si Abba Yahweh minsahe sa atin, mga tinuturo tayo, kasi kung walang problemang tao, boring din, di ba? Gagawa tayo ng paraan. Pero si Abba Yahweh, lahat, ginagawa niya lahat para sa atin. So, ganun tayo ka-special. At saka, mahal tayo ni Abba Yahweh. Yun ang dahilan na namatay si Rabbi YAHSHUA para sa atin. At saka, to give us a chance to strengthen our life again. Para maging tuwid ang daan natin. Kasi dati, hindi tayo perfect. Puro tayo nakakabalino, nagkasala. Pero dahil ni Abba Yahweh, binigay yung bugtong niyang anak, si YAHSHUA, para matuwid yung buhay natin. Mga anak, di ba, buhay pa si Rabbi YAHSHUA, nagturo siya na sa atin ng mga lesson, sa atin ng mga parable, para paalala natin na meron siyang mga warning sa atin, mga dapat we as work out our faith. Yun na talaga, ginagawa natin ang faith, nandito tayo, tinigil natin lahat ng trabaho, o ano bang mga nandyan sa ating buhay, ginagawa natin dahil sa pagmamahal. Kasaka, yung pagmamahal ni Abba Yahweh sa atin, na namatay siya, huwag natin sayangin. Yun po ang ating binigay po sa atin. Nandito tayo, nagpapasalamat ni Abba Yahweh,
Saka salamat din sa kang Aba Yahweh. Dahil sa sobrang mahal niya sa atin, kahit alang beses tayo nagkasala, dati kung magkasalang tao, napakahirap. Pero ngayon, binigyan tayo ng chance na maging tuwid. Pero huwag natin i-abuso si Aba Yahweh kung binigyan tayo ng chance. So, lagi nating isipin na parang the last chance natin to. Parang isipin natin na hindi excuse ang lagi nag-gumagawa ng kasalanan. Tandaan natin na nag-aaral tayo, parang journey na natin to sa buhay. Alam natin, walang easy, walang maganda, walang talagang shortcut. Pero isipin natin si Aba Yahweh is, tinutuwid tayo, ano maging binigyan tayo ng chance. At saka sa pang-apat, binigyan tayo ng buhay na maging maging tama, righteousness. Kung ayun, hindi ko alam kung anong Tagalog yan. Basta righteousness, yung tama. Tamang iniisip, tamang ginagalaw, at saka tamang pananalita. Kasi para tayong bata dito, tinitrain tayo ni Aba Yahweh na maging katulad sa Kanya. Hindi man natin makuha kaagad, pero si Aba Yahweh napaka-presensyoso siya na maging korekta, magiging dahan-dahan tayo makukorek para sa bata. Para yung pagiging parents ng isang magulang sa atin, para din si Aba Yahweh. Lagi siyang nagpapasensya sa atin, hindi tayo ma-perfect kaagad, hindi natin ma-ano. Pero at least, nagtatry tayo, nag-aakbang tayo. Yun po na dahilan na i-share ko bakit namatay siya para sa atin. At saka yung pangalawa ko po is, heroes again. Nabuhay ulit si Aba Yahweh, si Rabbi YAHSHUA. So, ang dahilan po dito, bakit tayo bumangon siya or tawag ito? Para bigyan tayo ng assurance na totoo talaga itong ginagawa po natin, si Rabbi YAHSHUA. Kasi lagi natin pinaulit-ulit yung mga verses, dapat lagi natin i-apply yun. Doon natin mapapractice, lagi natin iniisip. Asaga, to believe, para maniwala tayo, kasi minsan sa sobrang dam na sa problema, ano ba, sa school, sa bahay, or sa pera ba yan, ang pangalan ni Rabbi YAHSHUA, dumaan talaga tayo sa suffering sa mundo. Sabi niya, nag-suffer siya dito, at saka kayo mga tagasunod ko, magsasuffer tayo. So, normal lang po yan, at saka paniniwala lang, kasi mayroong mga turo ni Rabbi YAHSHUA na siya, bumangon siya. It means na binigyan tayo ng maniwala tayo na pareha din tayo sa Kanya. Kung susundin natin siya, kasi sabi niya, if you love me, keep my commandments, di ba? So, di ba, nagsabi naman siya na pag mahal mo isang bagay, susundin mo yun. Pareha din sa magulang mo at saka si Aba Yahweh. Dahil nagsasabi siya para sa kabutihan din natin. Ganun yan, parang father at saka son, yung si Aba Yahweh. At saka things to wait, para mga bagay dapat natin mahintay. Kasi yung tao, pag walang hihintay, maiinip, madaling parang masobra na tayong focus sa mundo. Parang sa Aba Yahweh, binigyan tayo ng chance para binigyan tayo ng time out. Kasi sa sobrang nating busy, wala na tayong spiritual, naubusan din yan ng lakas ang tao, naubusan din ng mga idea na spiritual, na meron din akong moving nakita na sa sobrang sikat mo, sobrang yaman mo, kung wala ka ng spiritual, kung hindi mo susundin ka Aba Yahweh yung mga sinasabi niya, darating ang time na lulungkot ka at saka darating yung mga rami problema. Kasi sabi ni Aba Yahweh, ni Rabbi YAHSHUA, huwag kang magmahal sa salapi. Oo, kailangan natin ng salapi, pero yung sobrang mahal mo sa salapi, na wala ka ng spiritual, puro sanglibutan na lang iniisip natin, hindi na natin iniisip ang kabutihan, ang pagmamahal, yung pag-unawa, yung pagpasensya sa kapwa-tao natin, yun ang spiritual na tinuturo ni Aba Yahweh. Kung wala yun, kahit gaano ka ba dumami sa planeta pa yung pera mo, kung wala kang pasensya at saka pagtitiis, wala mangyayari sa buhay natin. Hindi ka siguruhan ng pera. O, kailangan natin ng pera, pero hindi siya sure na solution sa lahat. Hindi siya gaano. So, titigyan po natin na marunong tayo maghintay. Yun lang dapat dahilan. Hindi, nabuhay, nagtrabaho tayo para bumuhay, mabuhay dito. Pero hindi dahilan sa pera lang na hindi ka na makasimba sa trabaho. Hindi yan pwede dahilan. Kasi dapat tayo marunong tayo maghintay. Kasi pag hindi ka na maghintay, parang satisfied lang. Pag, o parang imbalance, sobrang tuwa sa mundo, pag
ilang buwan, linggo, sobrang down mo naman dahil sa problema, pero hindi tayo malungkot na si Abba Yahweh at si Rabbi YAHSHUA laging handang tumutulong sa atin. Yun naman po ang ating ano. At saka preparedness sa ating life. Mag-prepare tayo, yun ang training sa atin pagdating ni Rabbi YAHSHUA. Yun ang bumangon siya ulit sa pagkamatay niya. Para paalala natin na kung kaya niyo, kaya ko, kaya niyo rin. Parang ganun ang pinakita ni Rabbi YAHSHUA. Kasi faith ang pinakita natin. May dahilan tayo bakit nandito tayo, dahil sa Kanya. Yun po ang ating paniniwala po sa ating ano, training. Story, nagsustory si Rabbi YAHSHUA, nagtuturo sa atin ng lesson para malala natin pag dumating yung mga problema, para tayong sundalo, di ba? Training, practice, training, equip. Pagdating ng actual na training, pagdating ng actual sitwasyon, di ka na matataranta, nasasanay ka na. Parang battlefield yung buhay natin. Oh, sa yung reward, yung mga magandang benefit sa buhay, galing yan sa hard work natin, sa ating faith. Kasi pag wala yung effort natin, wala tayong makakukuha na benefits. Diba? Wala tayong reward. Parang ganun din si Rabbi YAHSHUA. Ginagawa niya, tinuturuan tayo, ginabigyan tayo ng example para magaya po natin. Asaka, dito po sa literacy to the gate of salvation, yung daan, yung gate sa salvation, sa kaligtasan. Si Rabbi YAHSHUA is this the only way. Kung wala siya, kasi kung ang Hebrew, napaka-stricto. Kasi sa mayroon din kautusan sa kanila lang talaga ang Biblia. Di ba, nakakawawa natin kung na hindi tayo binigyan. Pero dahil sobrang awa ni Abba Yahweh sa atin, binigyan tayo ng chance. Dahil sa pamaraan ni Rabbi YAHSHUA, nagagawa tayo ng daan, gate, na maligtas po tayo. Ang kaligtasan is in-work out po. At saka, to teach us, turuan tayo. Ano mga dapat gawin at saka anong hindi dapat. At saka mayroon tayong mga parables pang ano. To realize, para ma-realize natin na nagkakamali pala tayo, ito dapat gawin. Kasi pag ang taong walang realize, hindi na, walang gate yun. Yun ang gate na interest na doon ka magsisimula na mag-search ka ni Abba Yahweh. Kasi napaka-grabe talagang mundo. Kung wala kang spiritual, focus ka lang talaga dito, puro kalungkutan lang naisip mo, pero dahil sa faith, kahit ang imposibleng bagay, magagawa mo. So yung namatay, nabuhay, yung, di ba mga miracle na pinakita ni Rabbi YAHSHUA, doon tayo naniniwala, kasi yun ang gate of salvation. The gate of salvation, yung mga turo niya, para ma-realize natin at saka matama po natin, saka to give us hope at saka faith. Yung hope, yung parang nagnanais ka na sana ito, pero dandahan lang po ang buhay. At saka yung faith, yung paniniwala na word na faith, napakaano yan, napakalalim na word po yan. At saka to give us example. Kung hindi tayo bibigyan ng example ni sa ating mga elders, sa ating family, sa ating parents, sa papa, sa mama, di ba makikita natin, madedivide natin sino ba ang gumagawa ng tama at saka hindi. Kasi to the gate of salvation is hindi talaga ganun ka-simple. Diba? Yung isip natin humahad lang, yung sitwasyon natin, yung emotion. Pero dahil sa ni Rabbi YAHSHUA, sa kanya Abba Yahweh, binigyan tayo ng gate. Kasi kung walang gate, hindi kayo makadaan. Ito talaga, pag dumaan ka sa gate, may process talaga yan. Dadaanan mo ng mga bundok, sapa, ano pa. Kung walang training, kung walang gate, diba? Kung wala si Rabbi YAHSHUA, imagine mo kung wala si Rabbi YAHSHUA, paano na lang kaya tayo? Diba? Napakakawawa natin. Ang Hebrew lang, mga Jewish lang. Pero dahil alam natin na ang Jewish, meron din silang sariling mundo na hindi sila pwede makikihalibilo sa mga Gentiles. So, binigyan ni Abba Yahweh ng choice, option. Depende na rin ito sa atin kung i-adapt po natin. Sa dito lang po ang aking devotion po. Salamat po at hallelujah. Thank you for yeah.